Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ako nga pala ang inyong Kuya Prince. Sa topic nito ay i-discuss ko sa inyo at malalaman nyo ang pagkakaiba ng copyright strike at copyright claims. At uumpisa natin yan pagkatapos ng intro. Nalilito ka pa rin ba sa copyright? Sa copyright strike, sa copyright claims, sa copyright mga cover song, sa copyright ng mga dance cover, or sa copyright ng mga movies? So yun nga, sa video na ito ay gagawin ko ang best ko para pagsamasamahin ko silang lahat at i-discuss ko sa inyo ang mga impormasyon na kailangan nyong malaman about sa topic na ito. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, be sure na nakapag-subscribe ka na. Just click the subscribe button and hit the notification bell para mas maaga mong malaman ang mga i-upload kong videos. At i-like, i-share mo na rin ang video na to para naman maging updated din yung iba na hindi pa nakakaalam about sa topic na ito. At i-comment mo rin dyan sa baba kung ano man yung mga hindi ko nasabi para maging mas healthy ang topic natin sa copyright claims at copyright strike. Kuya Prince, bakit ito nga pa lang naisipan mong gawing i-vlog? Marami namang katulad ng topic na to. Sagot ay, dahil may nag-request sa akin about sa topic na to dahil hindi pa nila alam kung ano yung copyright strike at copyright claim. Kaya naman naisipan ko ng gawin at mag-research at para na rin ma-share ko yung mga nalalaman ko dito sa topic na to. Disclaimer nga po pala sa mga nanonood ng video na to. Alam ko po na hindi ako lawyer or expert man sa topic ng copyright strike and copyright claims. Pero ginawa ko po ang best ko para makapag-research ng mga impormasyon na pwede ko pong i-share sa inyong lahat. At yung mga na-research ko nga ay nanggaling din sa mga article at mga na-discover ko na rin sa YouTube. Kasama na rin dito yung mga nalalaman ko at yung mga experience ko about sa topic na to. Kaya nga sabi ko kanina ay kung ano man yung mga hindi ko nasabi dito kanina at para maging mas healthy yung usapan natin about sa topic ng copyright claims at copyright strike ay pwede rin naman kayo mag-comment dyan sa baba kung ano man yung mga hindi ko nasabi para na rin malaman ng iba na hindi pa alam kung ano yung mga dahilan at kung ano yung mga dapat nilang gawin about sa topic ng copyright strike at claims. Kuya Prince, ano nga ba ang copyright? Copyright refers to the legal right of the owner of intellectual property. At ito rin ang tsura ng logo ng copyright. Padaliin natin, ito ay ang nagpoprotekta sa mga artworks ng mga artist. At ang pinoprotektahan pa ng copyrights at ay mga books, movies, pictures at marami pang iba. Nagpoprotekta rin ng copyrights dahil para bawal gayahin, bawal kopyahin, o bawal baguhin ng kahit na sino man na walang permiso ng owner. At kapag nilabag mo ang isang copyright na walang permission, ang tawag doon ay copyright infringement. Pero alam nyo ba na may exemption din ang copyright? At doon naman papasok ang fair use. Ano nga ba ang fair use, Kuya Prince? Ang fair use ay ito ang paraan para magamit natin ng isang artwork nang walang permiso sa may-ari ng artwork. Pero kailangan mong kumuha ng impormasyon para sa video na gagamitin mo. Then, pwede mong gamitin to for criticism, teaching, and news reporting. Isa naman, pwede mo rin naman itong gamitin as review commentary. At hindi mo pala masasabi na fair use kung ginamit mo ito sa commercial purpose. Kumbaga, pinagkakitaan mo na ito, like i-post mo ito sa iyong YouTube channel para pagkakitaan mo o ibenta mo ito sa ibang tao. Okay, umpisan natin ang copyright claim. Ang copyright claim ay yung pag-claim ng isang copyright owner sa video na ginamit mo o in-upload mo sa YouTube channel mo. Okay, mas padaliin natin. For example, ginamit ko o in-upload ko ang video ni Justin Bieber sa YouTube channel ko na walang permission. Automatic na madetect ito ni YouTube at i-inform ni YouTube si Justin Bieber ginamit mo ang video na walang permiso. Sakalang papasok si copyright claim.
kumbaga si Justin Bieber o ang kanyang kumpanya ay may rights na o power para mag-file ng copyright claims kay YouTube dahil ginamit mo nga ang video nila na walang permission. So yung may case naman, yung video owner, papayagan dyan sa YouTube channel mo na nandyan lang siya. Pero bibigyan kanila ng kita. Ibig sabihin, yung mga revenue, yung mga ads na nandyan sa video nila na in-upload mo sa YouTube channel mo, ay bibigyan kanila ng kita. Depende rin sa kanila kung magkano ibibigay sa'yo. Pero namang case or yung video owner na hahayaan lang dyan sa YouTube channel mo yung kanilang video, tapos yung mga kitaan or revenue, yung ads, hindi siya mapupunta sa'yo. Mapupunta lang dun sa kanila. Dahil ayun ang gusto nila. So, nakasalalay pa rin sa mga copyright owner kung bibigyan kanila ng kita o revenue ng kanilang video na na-upload mo sa YouTube channel mo. So, wala naman tayong magagawa daw kung ganun yung kanilang desisyon. Dahil nga, nakikigamit lang tayo ng kanilang mga videos. Kuya Prince, okay lang ba na may copyright claims? Ang sagot ko ay yes and no. Yes, para dun sa mga baguhan ng mga YouTubers na nangangailangan na ma-hit yung requirements ni YouTube para ma-monetize ang channel nyo, na kailangan nyo nga ma-hit yung 1K subscriber at 4K public watch hour para ma-monetize yung channel nyo. Dahil kahit meron kayong copyright claims ay ma-monetize pa rin ang channel nyo dahil hindi rin ito makaka-apekto dun nga sa YouTube channel nyo. At no naman para dun sa mga na-monetize na channel. Dahil, katulad nga ng sinabi ko kanina, pag nakapag-upload kayo ng mga videos na may copyright claims, maaari na hindi siya magkaroon ng ads or hindi siya mamonetize dahil nga meron siyang copyright claims. Or, papayagan nga ni copyright owners yung video na nasa YouTube channel mo, pero pwede kang lang hatian at pwede namang hindi rin. Kuya Prince, okay lang ba na may copyright strike? Yun ang hindi mo dapat magawa, ang copyright strike. Dahil sa copyright strike, meron ka lang tatlong beses o pagkakataon para hindi mawala o i-terminate ni YouTube ang iyong channel. Dahil pag nakagawa ka noon, automatic na i-terminate ni YouTube o i-delete ni YouTube ang lahat ng mga videos, lahat ng mga likes, lahat ng comment na yon ay mawawala sa YouTube channel mo. So bali, nasayang lang yon lahat ng mga pinaghirapan mo pag nagkaroon ka ng copyright strike. Kuya Prince, paano kung nagkaroon ako ng isang copyright strike? Pag nagkaroon ka ng isang copyright strike, automatic tatanggalin na ni YouTube ang video mo na yon sa YouTube channel mo at first warning mo na yon kay YouTube. Pero para mawala ang copyright strike mo, meron kang marireceive na email galing kay YouTube para mag-copyright school. Copyright school means meron kang panoodin na video at pagkatapos mong panoorin ng video ay merong doon na evaluation test na kailangan mong sagutan at kailangan mo ma-perfect ito. Kung hindi mo ito ma-perfect ay paulit-ulit lang lalabas doon yung mga question hanggang ma-perfect mo ito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura ng copyright strike na marireceive mo kay YouTube. Ang mga nakasulat doon ay ito. Ang video na tinanggal ni YouTube, sino ang nag-request ng takedown, information tungkol sa copyright strike at kung bakit dinelete ni YouTube, at nandun din yung hakbang o mga instruction ni YouTube kung ano ang mga dapat mong gawin. Kuya Prince, matatanggal pa ba ang copyright strike? Ang sagot ay oo. Dahil ang copyright strike ay tumatagal lang ng 3 months or 90 days. Tapos, pag hindi ka na nakagawa o nakapag-upload ng video na may copyright strike, ay automatic na itong ma-expire after 3 months. E paano naman kung nagkaroon ako ng pangalawang copyright strike? Yun nga, kung nagkaroon ka ng pangalawang copyright strike, ay same process pa rin ang gagawin mo. Kailangan mo mag-copyright school, kailangan manood ng video, kailangan mo sagutan yung evaluation test na ipapasagot sa iyo ni YouTube. Yun nga ang final conclusion ko sa copyright strike at copyright claims. Pareho siyang merong negative effect sa ating YouTube channel. Yun nga lang, ang copyright strike, ang epekto nito ay pwedeng mawala ang YouTube channel mo o pwedeng i-terminate ni YouTube yung YouTube channel mo. While sa copyright claims, nakasalalay lang dito ang revenue ng
video mo na na-upload mo sa YouTube channel mo. Ngayon, sa susunod na topic ko ay base lamang sa mga article na mga nabasa ko at sa YouTube na na-discover ko. Itong usapang music sa YouTube, kailangan mo talaga ng mga licenses. Music licenses ang kailangan mo mga paraan para makapag-upload ka ng video sa YouTube o mapagkakitaan mo siya, dahil kung meron ka ng mga licenses na to, ay wala ka nang iisipin kung makaka-copyright strike ka ba o makaka-copyright claim ka ba, dahil nga meron ka ng license. Ang mga kailangan mo licenses ay mechanical license at synchronization license. Mechanical license. Ang mechanical license ay agreement ng music owner sa music user. For example, ako yung music user. Mapayag lang si music owner na gamitin ko yung music niya as audio format only. Ibig sabihin, naririnig lang siya. Ang sakop ng mechanical license ay yung mga ginagamit sa CDs at sa interactive platforms like Spotify. Synchronization license. Ang synchronization license, ito yung agreement ng music owner sa music user na pwedeng gamitin ng music user yung music niya as audio visual format. Ibig sabihin, narinig at nakikita. Kung kanina yung mechanical license ay audio format only, synchronization license naman ay audio visual format. Ibig sabihin, nakikita at naririnig na siya. Synchronization license naman, doon na pinag-uusapan ang mga fees o babayaran kung paano mo gagamitin ang music. Dahil ang music owner ay magdidepende lang kung paano mo gagamitin ang music nila o kung gaano kadami ang tao na mai-expose, o pwede rin naman na kung paano mo gagamitin ang video na i-expose mo. Eh, paano naman kami, Kuya Prince? Wala kami mga mechanical license at synchronization license. Gusto rin naman mag-upload sa YouTube. Yun nga, pwede ka pa rin naman mag-upload sa YouTube o mag-cover ng mga music na yan. Yun nga lang, magkakaroon ka pa rin ng copyright claims doon sa copyright owner. At pwede nyo pa rin naman kontakin yung mga copyright owners na kahit verbal lang na gusto nyo gamitin yung music nila para i-cover nyo sa inyong YouTube channel. Then, pwede nyo rin silang kontakin sa kanilang mga social media accounts. Yun nga lang, kung sasagot ba sila sa inyong mga DM or PM sa kanilang mga social media. Kuya Prince, paano naman sa mga instrumental cover songs? For example, gumawa ako ng instrumental cover song ng music ni Justin Bieber. Tapos, ako ay magkakaroon pa rin ng copyright claims. Dahil sa YouTube, ay matititik pa rin niya yung melody at yung lyrics ng kanta na gagawin ko. Tapos, sasabihin ni YouTube kay Justin Bieber, "Uy, si Just Prince, kinocover niya yung music mo. Ano ang gagawin ko dito?" Tapos doon papasok ang pagsagot ni Justin Bieber kung ibablock ba niya yung video mo o kaya naman bibigyan kanya ng copyright strike or copyright claims. Or ahayaan lang niya yung music cover mo na nandun sa YouTube channel mo pero hatian kayo doon sa revenue na makukuha mo doon. Minsan naman hindi si artist ang nag-decide tungkol sa mga yan. Kadalasan kasi ang mga artist ay meron ng mga publisher na nag-decide kung ano ang gagawin pag nagkaroon ng copyright claims or copyright strike. Kaya naman kailangan lang natin tanggapin na nakikicover lang tayo, nakikigamit lang tayo ng kanilang mga music. Kaya yun, hayaan lang natin sila. Wala naman tayong magagawa, diba? Or else, pwede mo pa rin naman magamit ang music cover na yun sa YouTube channel mo. Ginagawa naman kasi ng iba ay minumute nila ito, which is useless, or tinitrain nila yung music na mayroong copyright claims, which is useless ulit, di ba? Bakit ka pa magko-cover kung imumute mo o i-delete mo rin naman yung song mo? Sino pa yung manonood nun, di ba? Siyempre wala na, useless talaga yun sa YouTube channel mo. At yan yung mga available na paraan kung ano yung mga pwede mong gawin in case na mangyari yan. At isa pang tip, kung mag-upload ka pala ng video mo o yung mga i-cover mo, mas mabuti na i-unlisted mo muna o i-private mo muna yung video mo
para pagka-upload mo noon, malaman mo kung ano yung mali, kung meron ka bang copyright strike or copyright claims doon sa video na na-i-upload mo. Dahil mag-i-email naman sa iyo si YouTube kung merong copyright strike or copyright claim doon sa video mo para mabago mo or ma-delete mo na habang hindi pa naka-publish doon sa YouTube channel mo. At para ma-adjust mo na rin kung ano yung pwede mong gawin sa video na na-upload mo na yun bago mo siya i-publish. So yun nga guys, sana naintindihan nyo po yung topic natin ngayon, yung mga na-discuss ko sa inyo. Sabi ko nga kayo na pwede kayong mag-comment dyan sa baba kung ano yung mga hindi ko pa nasabi o yung mga nasabi kong mali para alam ko naman sa sarili ko kung ano yung mga nagawa kong mali at para na rin malaman ko kung ano yung mga hindi ko nasabi sa topic na to. Yung mga gusto pa na magpa-shoutout dyan guys, sa susunod na topic na gagawin ko, pwede kayong mag-hashtag JustPrince lang dyan sa comment sa baba. At pwede rin kayong mag-comment dyan sa baba kung ano yung gusto nyong topic na susunod kong gawin o i-vlog para naman matulungan ko yung iba na hindi pa nila alam ang sagot dun sa kanilang tanong at para makapag-research na rin ako unti-unti. And thank you guys sa lahat ng mga nanonood ng topic natin ngayon sa copyright strike and copyright claims. Sana po nagustuhan nyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe at bago ka pa lang sa channel ko, please mag-subscribe ka na. At i-hit mo na yung notification bell para ma-notify ka sa mga video na mga i-upload ko soon. At paki-like na rin at comment dyan sa baba kung ano pa yung gusto mo. At i-share mo na rin tong video na to para naman malaman ng iba yung topic natin ngayon na hindi pa nila nalalaman at gusto nilang malaman yung kasagutan. Yun lang po. Maraming salamat po. See you on my next vlog.